Kasalukuyan nga po ngayon nagpa-practice ang ating pambato na si Kay SOTTO sa Hiroshima sa bilig sa Japan. At hindi naman po tayo pinagdaramutan ng Hiroshima dahil bawat updates nila sa practice at laro ni Kay SOTTO ay ina-update nila sa kanilang FB page. Magkagayon man ay talagang oobserbahan natin kung ano nga ba magiging improvement ng laro ni Kay SOTTO dito po sa Hiroshima. Sobrang hinangaan nga din po ng head coach ng Hiroshima itong si Kay SOTTO. Kasi nga naman bukod nga daw po sa pagiging matangkad ni Kay SOTTO ay willing to learn at mabilis matuto sa panibagong strategy na tinuturo sa kanila. At syempre tinanong din po si Kay SOTTO kung ano nga ba yung mga weaknesses niya pagdating po sa loob ng court. At aminado naman si Kay SOTTO sa pagtira ng tres ay madalas sumasablay siya. Pero sobrang maaasahan naman no sa rebound, sa pag-assist at pag-block. At talagang hindi dapat magsisi itong Hiroshima sa pagguha nila kay Kay SOTTO. Bagkus dapat pa nga nilang i-extend ang kontrata nito. For sure yan makakapasok ang Hiroshima sa playoffs ngayong season. Ina-expect nga din po na laging papasahan ng bola itong si Kay SOTTO para po masubukan yung mga magagandang dunk niya, yung mga highlight niya. Alam nyo yan guys, itang kita natin yan. Iba po yung mga laruan ni Kay SOTTO dito sa Adelaide kumpara dito sa magiging laruan niya sa Hiroshima Dragonflies. Kung sa Adelaide, no, nag-a-average lamang si Kay SOTTO ng 5 to 10 minutes na playing time no dito kay Coach CJ Bruton. Ibahin nyo dito sa Hiroshima. Yung 20 to 25 minutes nga po na playing time ay mahaba na para kay Kay SOTTO. Kung matatandaan po ninyo sa Adelaide, no, nag-a-average lamang ng 5 to 10 minutes ang playing time ni Kay SOTTO at doon siya nasanay. Pero sa pagkakataong ito, talagang masusubukan po yung resistensya ni Kay SOTTO sa loob ng court. Masyado pong mahaba or posible pa nga po ma-extend pa yung 20 to 25 minutes na yan eh. Pwede pa yung umabot ng mga 45 minutes. At syempre, di ba, first 5 agad si Kay SOTTO noon hanggang fourth quarter. Baka ganyan po ang mangyari sa unang laban nila sa March 8. Kaya guys, patuloy ko po kayong i-update. And huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe for more Kay SOTTO update sa Hiroshima. Maraming salamat po.